Ang Walang Kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1916, inaapi si Ji Wuyo. Sa Champion University, sa yugto ng labanan ng listahan ng mas mataas na ranggo. Ang Moon Group at Tian Tai ay marahas na lumaban, lalo na't hindi sila maaaring sumuko. Kinailangan nilang matalo para umalis sa yugto ng labanan. Walang makakaalis ng hindi nasaktan. Ang mga manunood ay namangha at namangha sa pag-unlad ni Tian Tai. Sa loob lamang ng 3 taon, naging napakalakas nila. Maaari pa silang makipagkompetensya sa makapangyarihang Moon Group. Ang mga cultivator ng Tian Tai ay talagang mahuhusay, lalo na't napakarami sa kanila ay mga mababang antas na emperador, at karamihan sa mga cultivator ng Moon Group ay mga medium level na emperador. Gayunpaman, kung alam ng karamihan na ang mga cultivator ni Tian Tai ay lahat ay nag-aral ng Celestial Evolution Holy Scriptures, hindi sila magugulat. Sa Celestial Evolution Holy Scriptures, kasama ng kanilang talento, maaari lamang silang maging napakalakas, lalo na't dinala sila ni Hao Qinglin sa ibang bansa upang mangalap ng karanasan. Wala silang sinayang kahit 1 minuto sa loob ng 3 taon na iyon. Ang mga bastos na iyon, ang Moon Group ay muling nag-recruit ng ilang malalakas na cultivator. Siguradong may kalamangan sila, sabi ni Tan Tai. Galit na galit siya. Tumahok siya sa unang round ng mga laban. Nakaharap niya ang 3 malalakas na cultivator, ngunit ang huli ay nakakatakot at pinilit niyang umalis si Tan Tai mula sa yugto ng labanan. Sa isa pang yugto ng labanan, tinalo ni Ji Wuyo si Tian Chi. Kapatid, talagang naiintindihan ni Ji Wuyo ang lakas ng Dao, ang lakas ng mapanirang Dao. Sinira pa niya ang aking sentient being's Buddhist enlightenment at indestructible golden body gamit ang kanyang lakas ng Dao. Mag-ingat ka kapag nakikipaglaban ka sa kanya, sabi ni Tian Chi. Napakalakas niya, ngunit natalo na siya ni Ji Wuyo, at duguan pa rin siya. Hindi man niya naipagpatuloy ang laban, ipinagmamalaki pa rin niya ang sarili niya. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala at tumuon sa paghilom ng iyong mga sugat ngayon. Tumango si Hao Qinglin. Pagkatapos, tumingin siya kay Ji Wuyo at naglabas ng lakas ng reincarnation, galit na galit ang ekspresyon nito. Kaya duwag si Lin Feng. Malamig na sabi ni Ji Wuyo, habang naglalabas ng malamig na yelo at mapang api na enerhiya sa paligid ng mga cultivator ng Tian Tai. Gayunpaman, isang siluwet na may puting damit ang dumapo sa harap ni Ji Wuyo. Tumitaw ang ilang ice cold chi at umikot ang mga snowflake sa paligid. Nagsimulang magyelo ang kapaligiran. Ha! Sumimangot ang karamihan. Ano ang ginagawa ng celestial na babaeng nakasuot ng puting damit sa entablado ng labanan? Tsaka parang galit na galit siya at nagyayelo ang kapaligiran sa paligid niya. Hindi naintindihan ng karamihan, may tensyon ba sa pagitan ni Ji Wuyo at ng celestial being? Nagulat din si Ji Wuyo, at magalang na sinabi. Ito ay isang labanan sa pagitan ng Tian Tai at ng Moon Group. Wala itong kinalaman sa iyo. Mangyaring bumaba. Si Hao Qinglin ay namangha. Kumislap ang silweta niya nang kumilos siya para makialam. Gusto niyang pababain si Meng Qing mula sa labanan. Ano ang masasabi niya kay Lin Feng kung nasugatan si Meng Qing? Gayunpaman, nagsimulang umatake si Meng Qing. Nawala siya at muling lumitaw sa harap mismo ni Ji Wuyo, na tumama sa direksyon ni Ji Wuyo. Nanlamig ang kapaligiran sa paligid ng kanyang kamao. Naramdaman ni Ji Wuyo na magyayelo ang kanyang dugo. Gaano kalakas? Naisip ng maraming tao, bumaril sa kanilang mga paa sa bleachers. Teleportation, nagyayelong Ji Wuyo, napakalakas ng babaeng ito na nasa Champion University sa maikling panahon. Pagbagsak, sigaw ni Ji Wuyo, naglabas ng nakakasilaw na Saiyan Dragon Totems. Kasabay nito, ang nakakatakot na mapanirang lakas ng Dao ay biglang lumitaw at ang yelo ay sumabog. Gayunpaman, muling naglabas si Meng Qing ng nakakagulat na enerhiya ng yelo at ang mapanirang lakas ng Dao mismo ay nagsimulang magyelo. Biglang natakot si Ji Wuyo habang ang kanyang mga braso ay nagsimulang nanlamig din. Layunin ng Dao. Biglang tumayo si Nazang Kei at Liu Yan sa bleachers. Lahat sila ay namangha. Ano ang nangyayari? Masyadong kahanga-hanga ang mga cultivator ng Tian Tai. Ano ang mga taong iyon sa Champion University, 5 taon? Si Ji Wuyo ay napakalakas, naiintindihan niya ang lakas ng Dao, ngunit ngayon ay isang bagong estudyante ang nabigla sa kanya at nakakagulat, naiintindihan din niya ang lakas ng Dao at naglalakad sa Path of Ice. Huminto sa paggalaw si Hao Qinglin, natigilan. Si Meng Qing ay hindi kapanipaniwala. Tumiti si Hao Qinglin at bamantong hininga. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Meng Qing. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na si Zhu Linglong ay mula sa Snow Clan at napakalakas. Gayunpaman, sa maliit na mundo, hindi nila maisip kung ano ang ibig sabihin nito. Unti-unti pa rin naiintindihan ni Hao Qinglin ang labas ng mundo. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga labanan ay nagpapatuloy na ng ilang sandali. Kalahati ng mga cultivator ng Tian Tai ay nasugatan. 4 oras na ang lumipas. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Nagsimulang magbulungan ang ilang tao. Tumingon si Hao Qinglin at nakitang dumating si Lin Feng. Iyon ay clone ni Lin Feng. Kanina pa siya naglalakbay at ngayon ay nakabalik na siya. Nagulat siya, hindi niya akalain na magsisimula na ang mga laban. Meng Qing. Tumingin si Lin Feng sa kanya habang nakikipaglaban siya kay Ji Wuyo. Kahit na nakasuot siya ng belo, nakikilala ni Lin Feng ang kanyang chi.
Brother, anong nangyayari? Tinanong ni Lin Feng si Hao Qinglin. Mabilis na ipinaliwanag ni Hao Qinglin ang lahat kay Lin Feng. Tumanggaw si Lin Feng. Brother, pumunta ka sa pinakamalayong yugto ng labanan at ako ay pupunta sa kanan. Ang Moon Group ay hindi maaaring manalo sa anumang yugto ng labanan. Iyan ang gusto kong gawin. Sabi ni Hao Qinglin, tumanggaw. Pumunta siya sa isang battle stage. Isang malakas na cultivator mula sa Moon Group ang naghihintay na sa kanya doon. Kumikislap ang mga ilaw ng reincarnation. Nagalit na si Hao Qinglin at sumugod sa pag-atake. Marahas na nanginginig ang kanyang kalaban. Naramdaman niya ang pagsipsip sa kanya ng reincarnation hole. Tumalon si Hao Qinglin. Ang lakas ng reincarnation niya ay naging vortex, sisipsipin ito ang lalaki. Nagsimula na siyang maunawaan ang lakas ng daw, napakabaliw. Hindi man lang namalayan ni Hao Qinglin kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Binatukan niya ang kanyang kalaban at pinayas ito. Si Zhang Kei at Liu Yan ay natulala. Galit na galit si Hao Qinglin kaya nagsimula siyang gumamit ng lakas ng daw. Nagsimula siyang mag-charge. Namutla ang mukha ng kanyang kalaban. Pinalibutan siya ng lakas ng reincarnation at naging vortex. Ang malakas na cultivator ng Moon Group ay natakot. Arg! Galit na galit na sigaw ng nakulong na lalaki. Siya ay itinapon at pinalayas mula sa yugto ng labanan. Ang mga tao ay namangha. Ang malalakas na cultivator ng Moon Group ay natulala. Ang mga kaluskos ay patuloy na kumakalat sa hangin habang lahat sila ay nakakuyom ang kanilang mga kamao. Nasa battle stage din ang clone ni Lin Feng. Kahit isa lang siyang clone at hindi magamit ang lakas ng kanyang tunay na katawan, ang kanyang kaluluwa ay konektado sa kanyang tunay na katawan at patuloy na umuunlad. Ang kanyang pisikal na lakas ay sumasabog. Pinalo niya ang kanyang kalaban sa kanyang mga suntok, at agad na nabali ang mga buto ng kanyang kalaban. Alam din ng clone ni Lin Feng ang parehong cosmic energies tulad ng alam niya. Napakabilis ng pag-unlad ni Lin Feng. Bulalas ng karamihan sa pagkamangha. Ang kanyang cosmic energies ay naging mas hindi kapanipaniwala at gayon din ang kanyang pisikal na lakas. Asar, isang boses ang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Nag-aaway pa rin sina Ji Wuyo at Meng Qing. Noong una, hindi nila alam kung gaano kalakas si Meng Qing, ngunit ngayon ay nasugatan si Ji Wuyo. Gayunpaman, nagalit siya at ginagawa niya ang lahat para pigilan si Meng Qing. Ginamit niya ang kanyang buong lakas, ngunit hindi ito umubra. Si Meng Qing ay maaaring mag-teleport at ang kanyang lakas ng yelo ay nakakatakot. Napakalakas ng babaeng iyon. Kaya niyang apihin si Ji Wuyo. Ang mga tao ay namangha. Galing ba talaga siya sa Snow Clan? Ano ang kinalaman sa iyo ng labanan sa pagitan ng Tiantai at ng Moon Group? Tanong ni Ji Wuyo, nakatitig kay Meng Qing. Lumipas ang 3 taon. Ngayon ay isang bagong babae ang naging estudyante sa kanilang universidad at muli niya itong pinapahiya. Emph. Isang estranghero ang nang-ahas na makisali sa laban ng Tiantai at ng Moon Group, kung hindi siya sar, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sabi ng isang malakas na cultivator na nakatayo sa bleachers na malamig. Nakakatakot ang kanyang lakas, at napangili ang mga tao. Isa itong malakas na cultivator mula sa Sun Group, isang mula sa Celestial Champion Ranking List. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1917, pagpatay kay Lin Feng. Gayunpaman, ang ilang malalakas na cultivator ay nakatitig kay Lin Feng, hindi kay Meng Qing. Sina Zhang Kei at Liu Yan ay nakatitig sa kanya at nakasimangot. May hindi nila naiintindihan, nakita na nila si Lin Feng dati, pero hindi nila nakilala sa pagkakataong ito, may kakaiba. Iba rin ang kanyang chi. Nakakatakot ang kanyang chi ngunit para siyang nanggaling sa Celestial Country o Hell. Kinokontrol niya ang lakas ng kamatayan ng impyerno, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng death chi. Mukha siyang demonyo. Siya ba talaga? Naisip ni Zhang Kei at Liu Yan. Hindi sila sigurado. Tumingin si Hao Qinglin sa nagbantalang kay Meng Qing at mahinang nagsabi. At paano ka nang ahas na makisali sa mga gawain ng Moon Group? Bastos. Sigaw pabalik ni Shi Hao Tian. Napailing ang boses niya habang umaalingaw-ngaw ang boses niya sa utak ng mga tao. Si Shi Hao Tian mula sa Jichang's Club. Pang-apat sa Celestial Champion Ranking List. Nakakatakot siya, ang pangalawa sa pinakamalakas na cultivator ng Jichang's Club. Dapat pumunta siya dito para manood. Nagulat ang mga bystanders nang makita si Shi Hao Tian, pang-apat sa Celestial Champion Ranking List. Nangangahulugan din na siya ang pang-apat na pinakamalakas na estudyante ng Champion University. Naisip nila kung gaano siya kalakas. Dahil ayaw ng Moon Group na lumaban, bakit pumunta dito at lumaban? Pinapahiya lang nila ang kanilang mga sarili. Malamig na sabi ni Lin Feng. Ang kanyang silweta ay kumikislap at lumipat siya kay Meng Qing, lumapag sa kanyang harapan. Ji Wuyo ng isang alon ng chi patungo kay Lin Feng. Sumigaw siya ng malamig, namumula ang mga mata. Lin Feng. Tumalon si Ji Wuyo at itinapon ang sarili kay Lin Feng. Nasilaw sa paligid niya ang mga ilaw ng dragon habang naglalabas siya ng nakakatakot na mapanirang lakas. Tumalikod si Meng Qing at naglabas ng ice energies. Agad na nagyelo ang sinaunang dragon at gayon din ang mapanirang lakas. Kasabay nito, nawala si Meng Qing at lumitaw ang mga snowflake, isang magandang marka ng kamay sa kanila. Naramdaman ni Ji Wuyo ang isang misteryosong lakas sa paligid niya.
Naglabas siya ng mas mapanirang lakas at mas malakas na umawit ang mga dragon. Meng Qing ay gumawa ng isang hampas ng kutsilyo at isang Celestial King na si Qiang sumalakay sa kapaligiran. Bigla siyang napalibutan ng banal na Celestial Halo, at mukhang isang tunay na diyosa. Ang makalangit na babaeng iyon na nakaputi ay may napakalakas na uri ng katawan. Malamang may King Body type siya. Naisip ng lahat. Nagmukhang Celestial Goddess si Meng Qing, pambihira at hindi mahahawakan. Ji Wuyu ay naging mga snowflake. Kasabay nito, marahas siyang napaatras. Siguro kung anong uri ng lalaki ang maaaring pakasalan siya. Naisip ng nagtatakang karamihan, nanginginig sa display na ito. Parang diyosa ang babaeng iyon, hindi ka panipani walang maganda. Si Ji Wuyu ay parang buffon sa harap niya. Lin Feng, pumunta sa isa pang yugto ng labanan. Hindi pa tapos ang labanan sa pagitan ng Tian Tai at ng Moon Group. Malamig na sabi ni Ji Wuyu kay Lin Feng. Di pa tapos. Napangiti si Lin Feng. Paano mo gustong lumaban? Isang grupong labanan o unknown? Ang natitirang mga tao ay maaaring lumaban sa isang labanan ng grupo. Malamig na sagot ni Ji Wuyu. Okay, sige, labanan ng grupo. Sabi ni Lin Feng, malamig na ngumiti. Tumingin siya kay Meng Qing at tumingin ito pabalik sa kanya, ngumiti ng matangkad. Nang ngumiti siya, halos matuno ang kanyang mga snowflakes sa pagpupugay. Dahan-daang lumapit si Lin Feng kay Meng Qing. Noon kapag napunta siya sa maliit na mundo, hindi pa siya pumunta sa sinaunang mundo para makita si Meng Qing dahil ayaw niyang istorbohin siya. Ang sinaunang mundo ay nakatulong sa kanya na maging mas malakas. Hindi nabigo si Lin Feng. Si Meng Qing ay napakatalino. Matapos gumugol ng ilang oras sa sinaunang mundo, siya ay naging napakalakas. Tuwang-tuwa si Lin Feng para sa kanya. Ha? Nang makita ng karamihan si Lin Feng na naglalakad patungo kay Meng Qing, hindi nila naintindihan kung ano ang nangyayari. Tumingin sila kay Meng Qing, nakangiti ito sa kanya ng napakatalino. Kinilig ang lahat. Bago nagpakita si Lin Feng, hindi siya ngumiti at ngayon. Lumapit si Lin Feng kay Meng Qing at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat, hinaplos pa niya ang kanyang mukha. Si Meng Qing ay mukhang hindi kapani-pani, walang mainit at magiliw. Parang sisabog ang utak ng nanonood. Nagsisimula silang magtanong sa kanilang sarili, bakit nagpakita si Meng Qing sa Champion University, at bakit siya nasa battle stage. Ibinaba ni Lin Feng ang kanyang mga kamay at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tumiti siya at sinabing, silly girl, bakit hindi mo sinabi kay Lang Ye na sabihan ako? Pupunta sana ako at sasanduan ka. Nakahanap si Meng Qing ng Champion University, marahil ay salamat kay Lang Ye. Ayokong istorbohin ka, kaya pumunta ako dito mag-isa. Malumanay na sabi ni Meng Qing. Natigilan ang karamihan. Lin Feng ang kanyang mga mata at tumingin kay Ji Wuyu. Wala ba tayong labanan ng grupo? Anong ginagawa mo para titigan ako ng ganyan? Si Ji Wuyu ay mukhang natigilan at medyo walang laman na sinabi. Iniimbitahan mo ba ang mga tagalabas na tulungan ka? Mga tagalabas. Malamig na tiningnan ni Lin Feng si Ji Wuyu. Ji Wuyu, sinasabi mo bang outsider ang asawa ko? Kaya hindi miyembro ng G-Clan ang asawa mo. Kanyang asawa. Agad na nagulo ang isip ng mga tao. Ang Celestial Woman na makakatalo kay Ji Wuyu ay ang asawa ni Lin Feng. Kasal sa isang nakatalo kay Ji Wuyu noong nakaraan. Ang mga tao ay ganap na natigilan. Hinatak ni Yu Wenjing ang mahabang mukha at tinitigan si Meng Qing. Ang asawa ni Lin Feng. Sina Ji Wuyu at Yu Wenjing ay pinahiya ni Lin Feng noon, at ngayon, 3 taon na ang lumipas, pinahiya sila ng kanyang asawa. Sa Celestial Country, si Lin Feng at ang dalawa pa ay nagpatuloy sa paglalakbay ng hindi nakikita ng mabilis. Nagawa na nilang makatakas mula sa malalakas na cultivator at ang mga mata ni Lin Feng ay hindi na puno ng death energy. Nakangiti siyang walang pakialam at mainit. Lumipas ang mga taon, at sa wakas ay muli niyang nakita si Meng Qing. Napakagandang bagay. Lin Feng, may nangyari ba? Tanong ni Ao Shu nang makita ang ngiti ni Lin Feng. Ito ay mukhang kakaiba, dahil sa kanilang mga kalagayan. Si Jian Meng ay mukhang walang emosyon at walang ekspresyon gaya ng dati. Siyempre, may magandang nangyari. Sabi ni Lin Feng na may malawak na ngiti. Ang kanyang dalawang katawan ay magkakaugnay. Masaya rin ang kanyang clone, ngunit nakatingin siya kay Ji Wuyu ng malamig. Hindi napansin ng clone ni Lin Feng na pumunta si Shi Hao Tian kina Zhang Kei at Liu Yan. Bamulong siya, napansin mo ba? Tumiti si na Zhang Kei at Lin Feng. Naunawaan nila na ang tinutukoy niya ay tungkol kay Lin Feng. Siguro magkaibang tao sila. Bulong ni Zhang Kei. Wala akong pakialam kung pareho sila o hindi. Magiging pareho ang kahihinatnan. Malamig na sabi ni Shi Hao Tian. Makahulugang ngumiti sa kanya si na Zhang Kei at Liu Yan. Sinabi ni Liu Yan. Ang labanang ito ay walang kinalaman sa atin. Si Shi Hao Tian ay mukhang medyo kalmado. Nagsimula silang mag-usap gamit ang telepathy. Sa isang punto, si na Zhang Kei at Liu Yan ay mukhang galit. Mukhang galit din si Zhang Kei at tumango. Sa entablado ng labanan, nagtipo ng malalakas na cultivator ng magkabilang panig. Ang mga dambuhalang alon ng Qi ay pumutok sa ngitan. Pagkatapos, biglang, ang mga dambuhalang alon ng mapang ipang mga enerhiya ay gamulong sa mga alon. Si Zhang Kei iyon. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Zhang Kei. Hindi niya naintindihan. Dumating ka, sabi ni Zhang Kei na nakaturo kay Lin Feng.
Sumimangot si Lin Feng at bumangon sa hangin. Malamig niyang sinabi, "Anong gusto mo? Humingi ka ng tulong sa mga tao at gusto mong pumatay ng mga tao mula sa Champion University. Dapat kang mamatay." Pasabog na sigaw ni Zhang Kai. Ikanaway niya ang kanyang kamay at pinalibutan ng lakas si Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng na madudurog ang kanyang mga buto. Lakas ng lupa. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto at siya ay sumigaw ng galit na galit. "Sinasadya mong sumasali sa labanan ng Tian Tai at ng Moon Group. Mamamatay ka na." Pasabog na sigaw ni Zhang Kai. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at biglang, isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa dibdib ni Lin Feng. Napaungol siya sa sakit at pinakawala ng kanyang chi. Ang presyon ay masyadong matindi bagaman, at siya ay itinaboy. Nagulat ang mga tao, ano ang nangyayari? Ang Moon Group ay walang kahihiyan. Sabi ni Hao Qinglin, nakatingin kay Shi Hao Tian. Malamig na sinabi ni Shi Hao Tian. Ang labanan sa pagitan ng Moon Group at Tian Tai ay maaaring magsimula ng totoo. Agad na umatake ang malalakas na cultivator ng Moon Group. Ang mga alon ng lakas ay pumipintig. Si Meng Qing ay bumangon sa hangin at lumipad patungo kay Lin Feng. Gayunpaman, biglang, ilang mga Saiyan Dragon ang lumipat patungo sa kanya. Pinigilan siya ni Ji Wuyo na tumulong sa kanya. Tumakbo si Zhang Kai patungo kay Lin Feng, nagpakawala ng mas maraming lakas. Nagsimulang malagutan ang hininga si Lin Feng. Nakita ni Lin Feng ang isang napakalaking sinaunang Soul Bell na gumagalaw patungo sa kanya, at ang kanyang mukha ay namutla. Ito ang kanyang clone, at isa itong clone na ginawa ni Lin Feng 2 taon na ang nakakaraan. Kahit na ang tunay na katawan ni Lin Feng ay umunlad ng husto, ang kanyang mga clone ay hindi maaaring makipagkompetensya sa mga taong tulad ni Zhang Kai, na isang malakas na cultivator ng Celestial Champion Rankang List. Pakiramdam ni Lin Feng ay walang kapangyarihan sa harap niya. Tumunog ang sinaunang kampana at lumipat patungo kay Lin Feng. Alam ni Lin Feng na siya ay mamamatay kapag ang kampana ay bumagsak sa kanya. "Brother, kanselahin na natin ang laban." Sigaw ni Lin Feng. Muling tumunog ang kampana, ang utak ni Lin Feng ay nanginginig ng husto. Papatayin ba ni Zhang Kai si Lin Feng nang hindi pumirma ng kontrata? Natigilan ang karamihan. Ano ang nangyayari? Bakit naglakaslog si Zhang Kai na atakehin si Lin Feng nang ganoon? Kahit na si Zhang Kai ay nasa Celestial Champion Rankang List at may mga pribilehiyo, hindi ito nagbigay sa kanya ng karapatang pumatay ng ibang mga estudyante ayon sa gusto niya. Ang walang kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1918, ganyan. Sinalakay ng mga snowflake ang kapaligiran. Si Meng Qing ay nawala at muling nagpakita sa harap ni Zhang Kai. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang magyelo ang espasyo sa paligid ni Zhang Kai. "Emph!" Malamig na ungol ni Zhang Kai. Tinamayan niya ang kanang kamay at bumangon ng mahiwagang lakas. Nagsimulang manginig ang kapaligiran at nagsimulang mag-crack ang yelo. "Asar!" Pasabog na sigaw ni Zhang Kai. Ang sound waves ng kanyang boses at kanyang kampana ay pinagsama at umalangaw sa magkasabay. Nagsimulang magkaroon ng auditory hallucinations ang karamihan. Ang mga sound wave ay tila isang bundok na humahampas sa kanilang mga utak. Ang utak ni Meng Qing ay nagsimulang manginig ng husto. Kahit na naiintindihan niya ang layunin ni Dao, ang kanyang kaluluwa ay hindi kasing lakas ng kanyang mga kalaban, kaya wala siyang magawa. May impresyon siyang guguho ang kanyang kaluluwa. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig at nabahiran ang kanyang puting damit at belo. "Meng Qing, bumalik ka." Ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng kamatayan. Tumingin siya kay Zhang Kai at naglabas ng lakas hanggat kaya niya. Galit na galit siya na hindi ito tunay na katawan, kung hindi ay crush niya si Zhang Kai. Death intent. Nakakagulat. Tumingin si Zhang Kai kay Lin Feng at umatras. Ang kanyang kaluluwa ay naging mga hibla ng mga sinaunang kampana na lahat ay lumipat patungo kay Lin Feng at tumunog ng sabay-sabay. Naramdaman ni Lin Feng na magwawasak ang kanyang kaluluwa. "Mamatay." Pasabog na sigaw ni Zhang Kai. Milyon-milyong kampana ang sabay-sabay na tumunog. Naging malabo ang silwete ni Lin Feng. Ang kanyang clone ay ginawa ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang pinaka-nakakatakot na uri ng pag-atake para sa isang clone ay ang uri ng pag-atake ng kaluluwa. Dumagundong ang kulog, at nakita ng mga tao ang pagbitak at pagsabog ng katawan ni Lin Feng. Biglang tumahimik ang hangin. Ang mga tao ay namangha. Ang labanan sa pagitan ng Moon Group at Tian Tai ay lumampas na sa lahat ng kanilang inaasahan. Kung ang iba pa sa Jichang's Club ay hindi nasangkot, si Lin Feng at ang babaeng iyon ay nadurodge na ang Moon Group, naisip ng ilang matataas na antas na mga emperador na mukhang cool, na nauunawaan kung ano ang nangyayari. Talagang natutunan niya ang lakas ng Dao. Nakatitig si Liu Yan kay Zhang Kai. Nalaman ng taong ito ang tungkol sa lakas ng Dao sa Celestial Country. Masyadong nakakatakot ang mga sinaunang pag-atake ng kampana. Ang mga snowflakes sa kalangitan ay naging mas malamig at mas malamig. Duguan pa rin si Meng Qing. Lalong lumamig at nalamig ang paligid niya. Nagsimulang manginig ang mga tao. Natakot ang mga tao na nakatingin lang sa kanya. Sumimangot si Zhang Kai at tumingin kay Meng Qing. Ang babaeng ito ay kakaiba, ang kanyang chi ay nakakatakot. Mukhang galit na galit ang mga tao ni Tian Tai. Si Hao Qinglin ay nababaliw. Ang kanyang reincarnation strength ay naging buhawi. "Hindi, tama si Lin Feng, kailangan nating tapusin ang laban na ito." Hindi na muling masusugatan si Meng Qing.
Pinatuyo ni Hao Qingling ang kanyang mga ngipin ng napakalakas kaya tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Sinubukan niyang unti-unting kumalma, at tumingin kay Meng Qing. Si Meng Qing ay nababaliw. Si Meng Qing ay nagsimulang umiyak, ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Mukha siyang durog at desperado. Maraming mga tao ang nagsimulang makaramdam ng labis na kalungkutan nang makita nila ang isang napakagandang babae na ganoon. Mukha siyang durog, nadurod ang puso niya sa libu-libong piraso. Ang mga luha ay lumitaw pa sa mga mata ng ilang tao. Nalungkot din sila para sa kanya. Sister, hindi patay si Lin Fang. Sabi ni Hao Qingling kay Meng Qing gamit ang telepathy. Nang inag si Meng Qing at lumingon, nakatitig kay Hao Qingling. Isa lamang ito sa mga clone ni Lin Fang. Wala rito ang kanyang tunay na katawan. Mahina hong sinabi ni Hao Qingling sa kanya. Sumigaw si Lin Fang bago mamatay, nangangahulugan ito na gusto niyang si Hao Qingling ang humawak sa sitwasyon. Naunawaan ni Hao Qingling na kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili at kailangan niyang alagaan si Meng Qing. Walang maaaring mangyari kay Meng Qing. Magtiwala ka sa akin. Sabi ni Hao Qingling, tumanggo kay Meng Qing. Nanginginig siya, ngunit sinubukan niyang kumalma. Umubo siya at bumagsak ang dugo sa sapatos niya. Nakaramdam siya ng lamig ng yelo. Galing sa puso niya ang dugong iyon. Sister, bumalik ka na. Walang maaaring mangyari sa iyo bago bumalik si Lin Fang sa universidad. Sabi ni Hao Qingling kay Meng Qing. Hindi nagsalita si Meng Qing at tumalon pabalik sa lupa. Tumingin si Hao Qingling kay Zhang Kei at sinabing. May mga patakaran pagdating sa mga laban sa Champion University. Ngayon, pinatay mo ang isa sa aking mga kapwa-alagad ng walang kamay. Wala bang pakialam ang mga alagad ng batas sa mga patakaran? Ang Moon Group at ang mga cultivator ng Tiantai ay tumigil na sa pakikipaglaban. Ang mga tao mula sa Tiantai ay mukhang galit na galit at sumigaw. Ako, si Tan Tai, estudyante din ako sa Champion University. Wala bang rules dito sa university? Walang nagmamalasakit sa kanila. Pinanood lang ng mga alagad ng batas ang isang estudyanteng pinatay at hindi man lang nag-react. Kahit sino ay maaaring sumali sa mga labanan. Pinahihintulutan bang pumatay ng mga estudyante ayon sa gusto ng isa? Wala bang rules sa huli? Wala bang mga patakaran pagkatapos ng lahat? Ang lahat ng mga cultivator ng Tiantai ay nagsimulang sumigaw ng sabay-sabay. Galit na galit sila. May dahan-daang bumangon sa hangin. Ang taong iyon ay nakasuot ng gintong damit. Galit na galit siyang tumingin sa mga tao. Mukha siyang maharlika at dominante. Napagtanto ni Hao Qingling na si Shi Hao Tian ay hindi malayo. Humingi siya ng tulong sa mga tagalabas at pumunta sila rito para patayin ang ating mga taga-Champion University. Tama na ang pagpatay sa kanila. Sabi ng nakasuot ng gintong damit. Ang mga tao ay natulala. Tumawag si Lin Fang sa mga tagalabas. Kailan yun nangyari? Malamig na tanong ni Hao Qingling. Kailangan ko bang magpaliwanag? Walang pakialam na sabi ng taong iyon. Ang mga tao ni Tiantai ay natigilan at hinatak ang mahabang mukha sa mga nakakatawang salita. Magsusumbong ako sa mga pinuno ng universidad. Kung may pagkakamali man ako, papasanin ko ang responsibilidad. Sabi ng alagad ng batas na nakasuot ng gintong damit. Tanggapin ang mga responsibilidad. Paano mo mapapasan ang mga responsibilidad sa pagpatay sa kapwa ko disipulo? Magpapakamatay ka ba? Malamig na sabi ni Hao Qing. Ang kanyang mga mata ay puno ng lakas ng reincarnation. Bastos. Paputok na sigaw ng alagad ng batas ng universidad. Pagkatapos ay malamig siyang ngumiti. Maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban ang Moon Group at Tiantai. Ako na ang bahala sa higher ranking list. Magsisimula din ako ng legal na pamamaraan sa loob ng universidad. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dyan. Pagkatapos noon ay ibinulong niya ang kanyang manggas at umalis. Ang alagad ng batas na iyon ay nasa panig ni Ji Chang's Club. Si Lin Fang mula sa Tiantai ay namatay, ngunit dahil ang Ji Chang's Club ay may napakataas na posisyon sa lipunan sa Champion University, walang makakagawa ng anuman. Ang mga tao ay natulala. Kahit sa Champion University, lakas pa rin ang pinakamahalagang bagay. Sa mundong iyon, ang mga patakaran ay maaaring palaging labagin. Ngunit napakalakas ng asawa ni Lin Fang, malamang nabigyan siya ng importansya ng universidad at kailangang parusahan ng opisyal ng pagpapatupad ng batas ang pumatay. Dahil ang universidad ay laban din sa atin, ang labanan na ito ay naging walang kabuluhan. Idineklara ni Hao Qingling. Pagkatapos, tumingin siya sa iba pang miyembro ng Tiantai at sinabi. Mga tao ng Tiantai, bumalik sa akin. Ang mga cultivator ng Tantai ay mukhang galit na galit at sinundan si Hao Qingling habang siya ay umalis. Tapos na ang laban. Si Ji Wuyu ay hindi mukhang masaya. Mukha siyang galit na galit. Napagkasunduan natin ang isang labanan 3 taon na ang nakakaraan at sa tingin mo ay makakaalis ka na. Malamig na sigaw ni Ji Wuyu. Ji Wuyu hindi niya sinadyang pakawalan sila, lumapit si Zhang Kei sa tabi ni Shi Hao Tian, may gusto siyang sabihin. Mga kapatid, mula ngayon, makiisa sa amin para apihin ang Tiantai. Kung sino man ang tumangging tumulong, hindi sila magtatagal sa universidad. Malamig na sabi ni Shi Hao Tian. Tumiti si Zhang Kei at tumango. Oo naman. Naghiwa-hiwalay ang mga tao ngunit nalungkot sila. Nagkaroon sila ng habag kay Tiantai at kay Lin Fang. Nakapagtataka, pinatay siya ni Zhang Kei, at walang ginawa ang universidad para sa kanya. Napakahenyo niya. Ito ay isang trahedya.
Ngunit napakabilis, may narinig sila at naunawaan kung bakit nagkakaganyan ang mga bagay. Ang kahangahangang balita ay ang banal na lungsod ay inimbitahan ng lahat ng maimpluwensyang grupo at ang tatlong universidad na pumunta sa Champion University. Sa pagkakataong ito, ito ay magiging seremonya ni Jichang bilang kampiyon. Nagsimulang isipin ng karamihan na si Lin Fang ang unang biktima ni Jichang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1919, nandito si Juzi para pumatay. Pagkatapos ng labanan ng Tian Tai at ng Moon Group, sa universidad, marami rin ang nagsabi na sila ay namangha sa pag-unlad ni Tian Tai. Talagang nagawa nilang makipagkompetensya sa Moon Group. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Ang celestial na babaeng nakaputi ay nakakagulat na asawa ni Lin Fang, at napakalakas. Maari niyang apihin si Ji Wuyo. Sa kasamaang palad, hindi nagawang labanan ni Lin Fang si Ji Wuyo, napatay siya ni Zhang Kei. Maraming tao ang nalungkot para kay Meng Qing. Siya ay napakatalino, at ngayon ay nawalan siya ng asawa. Marami rin mga tao ang walang pakialam, dahil baka ito ang mag-alis ng daan para sa kanila. Nagbuntong hininga ang karamihan. Namatay si Lin Fang, sayang. Ngayon si Jichang ay magiging isang champion. Ang Jichang's Club ay muling magiging pinakamakapangyarihang grupo ng Champion University. Kung nais ni Tian Tai na tumaas sa loob ng universidad, ito ay magiging lubhang mahirap. Namatay si Lin Fang dahil sinubukan ni Tian Tai na apihin ang club ni Jichang. Kasabay nito, nagkaroon na ngayon ng alyansa ang Jichang's Club sa Stone Group. Magkasama nilang aapihin si Tian Tai. Gayunpaman, malamang na hindi na nila muling papatayin ang mga tao ni Tian Tai sa loob ng universidad. Napatay nila si Lin Fang dahil si Jichang ay magiging isang champion. Siya ang ipinagmamalaki ng universidad. Ang kanyang pangalan ay iuukit sa Champion Stone at gagawa sila ng rebulto sa kanya. Magkakaroon din siya ng hindi kapani-pani walang mga pribilehiyo sa loob ng establishmento. Nakapatay sila ng isang tao, ngunit hindi iyon gaanong mahalaga. Biglang nawala ng reputasyon ang Tian Tai. Nagtago ang lahat at hindi na lumabas. Alam nila na kung lalabas sila, ang Moon Group at ang Stone Group ay haharas sa kanila. Para silang nawala sa Champion University sa isang kisap mata. Sa ibang lugar sa Champion University, naging masigla ang kapaligiran dahil sa seremonya ni Jichang. Siya ang magiging kahalili ni Ying Cheng, ang bagong kampiyon. Gayunpaman, ang petsa ay hindi pa natutukoy. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ang universidad ay gumagawa na ng estatwa ni Jichang, gayunpaman. Si Ji Wuyo ay hindi nasasabik sa lahat. Mas gusto niyang masilaw kaysa sa kapatid. Siya ay bumalik sa pagninilay sa pag-iisa. Sa Celestial Country, si Lin Fang at ang dalawang iba pa ay tumawid na sa Milky Way Battlefield at nasa gilid ng Continent of the Nine Clouds. Sa kasalukuyan, mayroong nagpapahinga sa isang tagong kuweba. Nakakrossleg si Lin Fang. Napuno ng kanyang kaluluwa ang kuweba at ang isang nakakatakot na sigla ay patuloy na umaalon sa hangin. Ang kuweba ay naging isang banal na lugar ng buhay. Ang lakas ng buhay ay lumalabas pa sa kuweba. Ang mga damo at mga puno ay naging mas lantian, at nagsimulang lumaki ng mas mabilis. Nasa labas ng kuweba si Jian Mang. Nasa malayo si Ao Shu at lumapit kay Jian Mang. Tanong niya, gumaling na ba siya? Hindi ko alam. Walang pakialam na sagot ni Jian Mang. Naiinis siya. Hindi rin niya alam kung ano ang mali kay Lin Fang. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay biglang napinsala ng husto, at ang kanyang chi ay naging talagang mahina. Kaya pala nasa kuweba siya, sinusubukan niyang pagalingin ang kanyang kaluluwa. Isang nakakatakot na puyo ng tubig ang biglang lumitaw at napuno ng hangin. Bigla itong naging isang nakakatakot na lakas ng kamatayan, at nagsimulang mamatay ang mga damo at mga puno. Ang lakas ng kamatayan ay lumipat patungo sa yungib na parang ang yungib na iyon ay naging pasukan ng impyerno. Isang silweta ang dahan-daang lumabas sa kuweba. Napapaligiran siya ng death lights at nakakatakot ang itsura. Isang sulyap lang sa kanya ay sapat na para manginig ang kaluluwa ng isang tao. Lin Fang, anong problema? Tanong ni Ao Shu kay Lin Fang. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nasugatan si Lin Fang. Mayroon akong clone, at ang aking clone ay pinatay sa labas ng mundo, kaya ang aking kaluluwa ay nasira. Sagot ni Lin Fang. Nagulat si Ao Shu. May clone si Lin Fang. Paano hindi ka panipaniwala? At naka-recover ka na ba? Tanong ni Ao Shu. Ayos lang ako. Hindi naman ganoon kalala ang pinsala. Sagot ni Lin Fang, mukhang walang pakialam. Nagawa niya ang clone na iyon mahigit 3 taon bago ito, at mabilis itong umunlad. Sa makatuwid, ang pagkamatay ng kanyang clone ay hindi nagkaroon ng masyadong malaking epekto sa kanyang tunay na katawan. Siyempre, mabilis ding nakabawi si Lin Fang dahil naiintindihan niya ang lakas ng buhay at kamatayan. Ito ay lubhang kapakipakinabang para sa kanyang kaluluwa. Ang daanan ng Celestial Country ay malapit ng magbukas muli. Ao Shu, ano ang balak mong gawin? Tanong ni Lin Fang kay Ao Shu. Wala akong plano. Ikaw naman. Gusto mong pumunta dito, pero parang hindi ka interesadong makipag-away. Galing ako sa kontinente ng Siyam na Ulap, hindi sinasadyang napadpad ako sa impyerno. Nagpa siya akong lumaban sa kabilang panig ng Milky Way Battlefield dahil gusto kong bumalik sa Continent of the Nine Clouds. Sabi ni Lin Fang, hindi na nagabala pang itago ang katotohanan. Nagulat si Ao Shu at tumawa. Kawili-wili.
Nakakagulat na napunta ka sa impyerno. Sasama ako sa iyo sa kontinente ng siyam na ulap. Gusto mong pumunta sa kontinente ng siyam na ulap? Tanong ni Lin Feng, medyo nagulat. Makakapunta ka ba sa Dragon Clan mula sa Continent of the Nine Clouds? Ang kontinente ng siyam na ulap ay pareho. Makakapunta rin tayo sa Dragon Clan mula doon. Ang paglalakbay at pakikipaglaban ng kaunti ay magiging isang magandang bagay. Maaari din akong maging isang mahusay na emperador doon. Casual na sagot ni Ao Shu. Tumanggaw si Lin Feng. Walang problema. Gayunpaman, nagsimulang manginig ang lupa at langit, at kumalat ang mga dagandong sa hangin. Nagsisimulang maghiwa-hiwalay ang mga bundok. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang ang mga naglalakihang bato ay nahulog mula sa langit. Nabasag ang mga bundok. Isang nakakatakot na demonyong si Chi ang pumuno sa hangin. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo, nagulat sa kanyang nakita. May silhouette na naghihintay doon sa langit. Si Zhu Ziyun mula sa Ancient Demon Clan. Pumunta din siya dito. Tinitigan ni Lin Feng si Zhu Zi. Ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng enerhiya ng kamatayan. Ang mga mata ni Zhu Zi ay napuno ng lakas ng demonyo. Si Zhu Zi ay mukhang kalmado at maayos, maringdol at marangal, tulad ng isang hari sa kanyang elemento. Kalokohang Ancient Demon Imprint. Naisip ni Lin Feng. Inilabas ni Ao Shu ang Dragon Chi. Nagsimulang umawit ang mga dragon habang ang kanyang chi ay tumaas sa langit. Patuloy na sumasabog ang mga bato sa kanilang paligid, at gumuho pa ang isang kalapit na burol. Tumingin lang si Zhu Zi sa kanila ng matayog. Napakalakas ng Demon Cultivator. Sabi ni Ao Shu. Gayunpaman, mukhang galit si Lin Feng at nakatitig kay Zhu Zi. Malamig niyang sinabi. Mula nang dumating ka rito, hindi ka nababalik. Ao Shu, Jian Mang, kailangan ko ng oras. Sabi ni Lin Feng sa kanila. Susubukan ko, sabi ni Ao Shu. Bumangon siya sa ere at sinugsob ang sarili kay Zhu Zi. Naglabas siya ng nakakatakot na dragon energies na naging dragon claws at ginawang marahas na humanig ang kapaligiran. Talagang malakas si Ao Shu, kahit na para sa isang tao sa tuktok ng Huang Chi layer. Naiintindihan niya ang lakas ng aggressive daw, at ang kanyang pisikal na pag-atake ay nakakatakot. Malamang na mas malakas na siya kaysa sa mga ordinaryong dakilang emperador. Walang ekspresyon at walang emosyon si Zhu Zi. Isang napakalaking demonyong bakas ang bumagsak, tila isang napakalaking kamay. Ang kanyang itim na mga mata ng demonyo ay kumikislap sa hindi masisirang lakas ng Devamara. Ang mga bundok sa paligid ay patuloy na sumasabog at nawasak. Mamatay. Sigaw ni Ao Shu. Isang agresibong lakas ang lumitaw. Gayunpaman, isang napakalaking salitang demonyo ang lumitaw sa kalangitan na nagninangning na may kakilakilabot na kapangyarihan. Nagbanggaan ang kaluluwa ng magkabilang mandirigma. Marahas na umiling si Ao Shu at napabalikwas. Nakakatakot naman lalaban. Napabuntong hininga si Ao Shu. Sa kanyang katawan ng dragon at agresibong daw, napilitan lang siyang paatras na para bang ang demonyong ito ay hindi magagapi. Ang mga dragon ay umawit, at si Ao Shu ay naging isang napakalaking dragon na may dugo, na nakatitig kay Zhu Zi. Lumapit si Lin Feng, nang lumitaw ang isang deployment spell sa lupa. Isang layer ng ilusyon na chi ang lumitaw, at si Lin Feng ay dahan-dahang nawala sa ilusyon. Sa mundo ng kanyang espiritu, kinuha niya ang kanyang celestial evolution chessboard, at sumakay ito. Kumikislap ang mga ilaw ng buhay at kamatayan, na hinihila ang kanyang mundong cosmic energy sa celestial evolution chessboard. Tinawid ni Zhu Zi ang celestial country para hanapin si Lin Feng. Sa maliit na mundo ni Lin Feng, tanging ang kanyang sariling cosmic energies ang gumana. Anong gagawin ni Zhu Zi doon? Tumalon si Lin Feng sa Celestial Evolution Chessboard. Isang milyong ilaw ang kumikinang at nagbago. Nag-intertwine si Mark. Ang lakas ng kosmiko ay pumutok sa spell ng deployment. Sa labas ng mundo, ang lupa at langit ay naging pula. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Zhu Zi. Sumulong si Ao Shu, tinulungan siya ni Jian Mang. Napakahirap pa rin para sa kanila na tunay na lumaban kay Zhu Zi, lalo na para kay Jian Mang. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Jian Mang ang kawalan ng lakas sa kanyang buhay. Nakakatakot si Zhu Zi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1920, The Man of Punisher. Si Ao Shu ay naging isang dragon ng dugo. Siya ay napakalakas, lalo na pagkatapos na maging isang dragon ng dugo, na may kapangyarihang sumasabog, at ang kanyang mga kosmikong enerhiya ng dugo ay nakakatakot din. Gayunpaman, si Zhu Zi ay napakalakas din, ang kanyang pisikal na katawan ay halos hindi masisira. Ang mga cultivator ng Ancient Demon Clan ay natutong lahat kung paano pagbutihin ang kanilang pisikal na lakas. Sirain. Isang napakalaking kamay ng demonyo ang lumitaw at hinawakan si Ao Shu. Marahas na nanginginig si Ao Shu, at nagsimulang damyugo ang kanyang kaliskis ng dragon. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi ka panipaniwala, ngunit kapag kaharap si Zhu Zi, siya ay tila mahina. Kumikislap ang mga ilaw. Muling lumitaw ang espada ni Jian Mang, gumagalaw ng hindi masabi ng mabilis, ngunit si Zhu Zi hindi man lang ito nilinggan. Isang sinaunang imprint ng demonyo ang lumitaw at binura ang kalangitan. Ang liwanag na lakas ay nagpalipat-lipat sa kamay ng demonyo, ngunit ang salitang demonyo ay bumagsak sa kanyang ulo. Humakbang pasulong si Zhu Zi. Ang target niya ay si Lin Feng, wala siyang pakialam kina Jian Mang at Ao Shu. Ang dugo ng dragon ni Ao Shu ay umuuga ng napakalakas kaya sumisigaw ito.
Naramdaman ni Juzi na kumukulo ang dugo niya. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan habang ang mga uhaw sa dugo ay gumagalaw patungo sa kanya. Inalis ni Juzi ang kamay niya. Lin Feng. Galit na sigaw ni Aoshu. Gusto niyang bigyan ng babala si Lin Feng. Si Lin Feng ay nakaupo pa rin sa lupa. Tumangala siya kay Juzi gamit ang mga mata nitong namamatay. Bumaba si Juzi mula sa langit. Gayunpaman, ang siluwet ni Lin Feng ay tumagos sa lupa at isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa lupa, na bumubuo ng isang bunganga. May daanan sa ilalim ng lupa. Kagagaling lang ni Lin Feng, at nagawang pumasok sa loob. Tumisi lang si Juzi, kumbinsido na mahahanap pa rin niya si Lin Feng sa loob ng butas. Si Juzi ay nagpatuloy sa paglipat pababa sa daanan, ngunit si Lin Feng ay naging isang sinag ng liwanag. Hindi siya umiwas o tumakas, dire-diretso siyang lumipat patungo kay Juzi. Juzi hindi mukhang nag-aalala. Bukod sa mga usapin niya sa kanyang asawa, walang makakaapekto sa kanya. Isang misteryosong chi ang lumitaw. Nagbago ang lupa at langit sa paligid ni Juzi. Kumunat ang noon niya nang mawala si Lin Feng. At saka nawala din si Juzi. Ano ang nangyayari? Aoshu hindi naintindihan. Napagtanto niya na ang parehong mga cultivator ay nawala at isang misteryosong chi ang nakapalibot sa lahat. Huwag kang pumasok sa loob. Sigaw agad ni Jianmang kay Aoshu. Nagulat si Aoshu, at napatingin kay Jianmang. Siya mismo ang magsusolve ng problema. Mahinahong sabi ni Jianmang, at ang kanyang nakaka-relax na ekspresyon ay higit na nakakumbinsi kay Aoshu pagkatapos ng kanyang mga salita. Si Lin Feng ay nasa loob ng kanyang mundo ng espiritu sa kanyang Celestial Evolution chessboard. Bumaba si Juzi mula sa langit at tumingin sa paligid. Malamig niyang sinabi kay Lin Feng. Ganito mo inagaw ang asawa ko. Tumanggaw si Lin Feng. Nakakuha ka ng mundo. Tanong ni Juzi. Medyo nagulat siya. Ito ay bihira. Alam niyang minsan na siyang niloko. Inagaw ni Lin Feng ang kanyang asawa at dinala siya dito. Biglang, ang dambuhalang Celestial Evolution chessboard ay naging nakasisilaw, at ang chi ay tumaas sa kalangitan. Si Lin Feng at Juzi ay nawala sa isang nakakasira na deployment spell. Isang napakalaking pattern ng buhay at kamatayan ang kumikislap sa kanila. Deployment spell. Nagulat si Juzi. Napakalakas ng deployment spell. Sirain. Sinuntok ni Juzi, ang mga sinaunang imprint ng demonyo ay kinunan patungo sa deployment spell. Gayunpaman, walang nangyari. Nawala ang lakas niya. Iyon ay isang ilusyon na nakakasira ng deployment spell. Ang mga mata ni Lin Feng ay puno ng lakas ng kamatayan. Ang pattern ng kanyang buhay at kamatayan ay naglalaman ng isang nakakatakot na kamatayan chi. Ang lakas ng kamatayan ay sumipol at nag-condense sa paligid ng deployment spell. Ngunit biglang, ang kapaligiran ay naging berde at napuno ng sigla. Ang lakas ng kamatayan ay lumipat patungo kay Juzi. Sa wakas nagbago ang ekspresyon niya. Kahit na siya ay may hindi masisirang katawan, siya ay isang mortal pa rin. Bumangon si Juzi sa hangin. Gayunpaman, napagtanto niya na ang lugar na iyon ay hindi naglalaman ng lakas ng kamatayan tulad ng impyerno, at hindi niya magagamit ang cosmic energies ng lupa at kalangitan tulad ng sa labas ng mundo. Pagkatapos ay nawala si Lin Feng mula sa deployment spell, muling lumitaw sa labas habang inatake ni Juzi ang deployment spell. Ang hangin ay nagsimulang yumuko, na tila ito ay masisira anumang oras. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Feng. Napakalakas pa ni Juzi. Sa kanyang lakas, kahit sa Celestial Evolution chessboard, sa loob ng sarili niyang mundo, sa kanyang deployment spell at iba pa, nagawa pa rin ni Juzi na basagin ang deployment spell. Gumagamit siya ng pisikal na lakas para masira ang deployment spell. Bukod pa rito, hindi sinira ng lakas ng kamatayan ang kanyang katawan gaya ng inaasahan ni Lin Feng. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mabubuhay. Kinuha ni Lin Feng ang kanyang sun disk. Nakita ni Juzi ang isang napakalaking araw na lumilipat patungo sa kanya. Nayanig ang kapaligiran, at kumislap ang silwete ni Lin Feng. Sa diwa ni Lin Feng, magagamit lamang ni Juzi ang kanyang sariling cosmic energies, ngunit ang kapangyarihan ng daw ay konektado sa cosmic energies ng lupa at langit, at ang kanyang pisikal na lakas ay sadyang kahanga-hanga. Siyempre, ang kapangyarihan ng daw na walang cosmic energies ay hindi masyadong mahusay. Maaring labanan ni Juzi, ngunit ito ay magiging mas at mas mahirap para sa kanya. Makalipas ang tatlong araw, napalibutan si Juzi ng kulay abong enerhiya. Naka-crossleg siya sa loob ng deployment spell. Ang kanyang mga mata ay hindi mukhang demonyo tulad ng dati. Siya ay nakulong at wala siyang magagawa. Minamaliit niya si Lin Feng. Hindi niya akalain na si Lin Feng ay nakakatakot. Kahit na may Great Imperial Weapons, si Lin Feng ay hindi dapat magdulot ng pananakot sa kanya. Ngunit si Lin Feng ay may mas nakakatakot na pamamaraan kaysa sa Great Imperial Weapons. Nakakatakot ang mga deployment spell. Tumayo si Juzi. Kailangan niyang sirain ang deployment spell, kung hindi, mamamatay siya dito. Nagsimula siyang umatake, ngunit nakaramdam siya ng matinding pressure. Isang bundok ang nahulog mula sa langit. Mamatay. Galit na sigaw ni Juzi. Naglabas siya ng sinaunang lakas ng demonyo, ngunit ang kanyang pag-atake ay biglang nawasak. Pagkatapos noon, inilipat ni Lin Feng ang bundok. Naglabas siya ng Great Imperial Weapon at muling lumitaw sa deployment spell, nakatitig kay Juzi. Dahil dumating ka sa Celestial Country, hindi ka nababalik. Ikanaway ni Lin Feng ang kanyang mga kamay.
Pinalibutan ng enerhiya ng kamatayan si Juzi. Pinagsisihan ni Juzi ang lahat. Wala siyang dalang Great Imperial Weapons, dapat ay kumuha siya ng ilan, ngunit wala. Nasira niya sana ang deployment spell kung ginawa niya. Ang problema ay nasa Celestial Country hindi siya maaaring makipag-usap sa labas ng mundo. Ngayon ay mas malala pa, siya ay nakulong sa mundo ni Lin Fang. 10 araw, naramdaman ni Nao Shu at Jian Mang ang isang kakaibang chi. Hindi pa rin lumalabas si Lin Fang. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari sa loob? Tanong ni Nao Shu kay Jian Mang. Wait lang, mahina hong sabi ni Jian Mang. Kung si Lin Fang ay namatay laban kay Juzi, siya ay magiging malaya. Kung hindi namatay si Lin Fang, hindi makakatakas si Jian Mang. Walang nakakaalam kung kailan lalabas si Lin Fang. Kung mag-isang pumunta si Jian Mang sa kontinente ng Siyam na Ulap, ito ay lubhang mapanganib. Nawala ang misteryosong chi at sa wakas, nagpakitang muli si Lin Fang. Ang mga mata ni Lin Fang ay kasing itim pa rin ng isang demonyo. Lin Fang, paano nangyari ito? Tanong ni Ao Shu. Tapos na, mahina hong sabi ni Lin Fang, na parang walang nangyari. Aso hindi ko maisip kung gaano hindi ka panipaniwala ang labanan sa pagitan ni na Lin Fang at Juzi. Masisira ang Ancient Demon Clan kapag nalaman nila ang tungkol dito. Sa Ancient Demon Clan, may mga taong naghihintay sa labas ng isang palasyo. Sa harap nila ay isang misteryosong matandang lalaki na napapalibutan ng hindi kapanipaniwalang enerhiya ng demonyo. Isang nakakasilaw na liwanag ng demonyo ang naging dalawang sinag. Tumitaw ang dalawang itim na mata. Ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo at pinanood ang dalawang ilaw ng demonyo na tumagos sa palasyo. Ang malalakas na magsasaka ng karamihan ay nagsimulang pawisan ng malamig. Ang pamamaraan ng sinaunang Demon Vision. Nang ipanganak si Juzi, hindi man lang lumitaw ang mga mata ng ninunok. Ngayon ay nahulog si Juzi at lumitaw ang mga mata ng demonyo. Ito ba ang kalooban ng langit? Pagtataka ng pinuno ng grupo. Ang anteng-anteng ni Juzi ay nasira hindi pa nagtagal. May sumigaw sa loob ng palasyo. Kinilig ang mga tao. Sabi nilang pinuno, gagawin ng sinaunang Demon Clan ang lahat para palakihin ang maliit na Juzi, tinawag namin siyang Demonic Punisher. Talaga, ninuno. Yumuko ang lahat. May nagpatuloy. Ancestor, dapat ba natin siyang ipaghiganti? Ipaubaya mo sa Demonic Punisher. Walang pakialam na sabi ng Ancestor. Pagkatapos, kurap siya at nawala.